naman sila kasi umaaray si tatay no pag inaano. Yes, good morning po sa inyong lahat and welcome back sa panibagong video po natin no ngayong araw po ng Lunes. Yan, araw po ni Bonifacio ngayon, November 30, 2020. Oras po natin, 7:22 ng umaga at andito tayo sa May Manila Bay. Kung kahapon napanood nyo yung live stream ni Miss July, no, andito si tatay. Yan, ang hihingi po ng tulong. Yan, mukhang basang-basa si tatay no kasi kagabi umuulan kahapon, simula kahapon yan, kaya andito ang ating kapulisan po no para ano humingi na ng tulong para mabigyan ng attention itong pangangailangan nga po ni tatay dito yan, so dyan na po siya nakastay yan, kahit may ulan umaraw no? Medyo may si kuya may karamdaman po at parang namamanas na yung kanyang mga paa. Yan, so abangan po natin kasi no, tumawag na ang ating kapulisan ng tulong para ma-rescue ito si tatay. So abangan po natin maya-maya. Ayan, so ang update natin dito po no, sa May Manila Bay ay okay naman po no. Yan, umaraw na. Hindi kaya kahapon na makulimlim at nag-uulan. Ayan, madami ulit tao ngayon dito, may mga nagsuzumba. Ayan, maganda yung panahon ngayong umaga. Ayan, so yun nga no, naabangan na lang natin yung tulong kay tatay. Ayan, pakinggan natin yung interview. Dapat muna sa barangay ito. Okay. Dahil yung barangay concern muna nakakasakop dito sa Baywalk and then may airport sa police station na nakakasakop din dito sa Baywalk para malaman yung sitwasyon ni tatay. Kasi kahapon 7 dito nabuto si ako. Sabi ko, ako pwede maano sa barangay para malaman kasi ang problema lang kasi namin, kami sa headquarters kami naka-assign sa may dito sa may US Embassy. Ang katalan talaga namin, area namin, Malate, Ermita, sa Baywalk. Ang nakasagop kasi itong station na to, station 9 na, Malate Police Station na. Kasi ang boundary kasi nila, itong Plaza Raja Suleiman. Pag sa other side na, Ermita Police Station naman ng Station 5. Andun yung ano? So yung Station 9. Andun sa kaya hindi namin hindi na rin namin to pwedeng iwan. Hanggat pare kami for kaya may ano pa kami sa embassy na magkakanta kami ng DIPAR, kailangan aatan kami. Pero si Tito talaga dapat may barangay concern na rin dapat dito may report. Pero ang problema nga lang namin, hindi namin alam kung saan yung barangay concern dito. Para malaman din ng barangay kung ano yung sitwasyon ni tatay para just in case na ano yung pangangailangan niya hanggat pare may talang madala sa ospital. Okay. Lapit-lapit na naman ang ospital ng Manila. Ang problema natin transportation ngayon. Kasi kailangan din in the presence of din na nga Station 9 personnel.
Nandito na po nung rescue from the barangay. Yan o, so thank you so much sa ating mga kapulisan na talagang, no, mula pa kami kanina dito, talagang hindi po nila iniwan hanggat hindi po may dumating na rescue dito, no, para kay tatay. So, andito yung barangay rescue. Barangay 701. Ayan, no? So, reported na din natin to sa DSWD. Ayan. Si Kuya po ay nagsasuffer ng parang mga sintomas na ng diabetes. Manas na yung kanyang paa. Tapos, medyo hirap sa paghinga din si Kuya. At talagang ganyan lang po yung pwesto niya, no? Kasi pag inaayos siya ng konti, sobrang sakit yung parang may pain po siya nararamdaman. So ang oras natin, no, nasa 8:24 na po ng umaga. Ang pangalan po pala ni tatay, no, si Tatay Bonifacio. Bonifacio Chua. Medyo pag inaano siya, no, inaayos. Yung ano na inaayos yung pagkakaupo niya, medyo masakit. Umaaray si tatay kaya talagang nakatabingi po siya. Mahiga. Tapos, ayan nga, no? Pasambasa siya mula sa ulan kagabi. Saan dadalhin si tatay daw, ma'am? Saan dadalhin? Hospital ng Maynila. Sa Hospital ng Maynila. Kasi yan yung pinakamanapit po, no, na ano dito, hospital. Galaw yung kanyang ano, pwesto. Okay, para din ng tayo kaya to kayo na. Try mo. Yung paa nga niya po eh talagang ano na, no, manas na. Sorry.
ipailalim, para ipailalim namin to. Hirapan na sila no mag ano kay kuya kasi yun nga no konting galaw lang masakit. Bakit niya sa pagkita? Dito kayo. Yung paa mo tayo, yung paa mo. Dito, dito na nga. Sangat na lang dalawang paro sa kabilang para maano agad. Ayaw mo ni Gatay. Dalawang paro angat sa kabila para pagbuhat namin. Tagad mo na, Ter! Para may hindi tayo ang kuya sa stretcher po, no? Na po nun, isakay na si Tatay Bonifacio dito sa rescue, no, sa mula barangay 701. And thank you so much sa mga kapulisan natin. Ayan sila, sir po, no, talagang hindi nila iniwan today hanggat hindi po
alis si tatay dito, no? At makuha, mabigyan ng atensyon. So yun po, dadalhin na po siya ngayon sa may ospital ng Maynila. Yun po yung pinakamalapit na ospital dito, no? Pinunta kasi naman ng